What's up mga trupa, kamusta? It's your trupa Motodek. Tagal-tagal din tayo huli nakapag-vlog. Ngayong araw, naisipan ko lang na maglinis ng motor kasi pinadalan tayo ng MotoWorld ng Mac-Off, isang set ng panglinis ng motor. Kasi yung mga motor natin, 4 months na halos di nagagamit, puro alikabok na, puro dumi na rin. So I think it's time para linisin natin siya. So isimulan natin yan sa pagbili ng power spray dito sa kapitbahay namin. Tindahan ng tools tong kabila eh. So tara, bumili tayo ng power spray natin. Let's go! Tara! Alright, so mga tropa, behind the cam, we have Gavin. Yes, so ito yung mga motor na linisin natin. Kung makikita nyo naman, ito yung ating Yamaha Aerox 155. Ito naman yung Sniper 150 natin, 2019 version. Sobrang alikabok nila parehas. Talagang hindi namin nalilinis. Tara sa kapitbahay nyo, bumili tayo ng power spray, man. Ate, kuhaan ka ng power spray. Perla, yung matibay. Alright, so ito may available sila na power spray sa ating kapitbahay lang. How much yan? 3.5 to. Siyempre, lagi kang may discount sa akin. 3.5, tapos may discount. How much? 3K? Alright, 3K. Yan. Ano pangalan ng tindahan mo ate? Boy Maming Trading. Boy Maming Trading, shoutout sa aking kapitbahay. Yan. Lahat ng tools na kailangan ko sa motor, pang baklas, hindi dito eh. Lagi lang ako nangungutang dito, may camera lang kaya ako nagbayad. Ate, thank you. Eh ano, nagbablog pala ako. Tigero! No problem. Ito na. Power spray. Ate, matibay ito ah. Tatagal naman ng dalawang hugas. Ah, lalampas naman. Okay, thank you. Alright, mga trupa. Ito na. Meron na ako. Shinmax High Pressure Washer. Tara, tol. So, ito na. Nakakuha na tayo ng ating power spray. Gagawin natin yung linisin na yun itong garahe. Puro aligabok din lahat yan. Labas na yung sasakyan. Simulan na natin. Let's go, Gavin. Let's go. Let's go. Diretso naman. So, okay na. Nalinis na natin. Medyo malawang na. Rest na naman natin itong mga motor. Bata ka ng super drifting. Ayos ba? Itong aking sniper. Talagang halos 4 months ko itong di inupuan. Ayan o. Halos 4 months ko itong di inupuan. Tingin natin kung makikita pa pag inoon ha. After 4 months, di ko siya inoon. Yun, nakikita pa naman. Nakikita pa naman. So, pander natin siya ng konti. Andar pa kayo, panis na gasolina. Maandar pa! Maandar pa, buo pa! Ayos! Yan! Pakita mo sa kanila, Gavin, kung gano'ng kadumi na yung mga motor. Mga motor, diba? Lalo na yung sniper. Kasi yung sniper na yan, halos 4 na buwan na nakaparada dyan sa labas. Sabi kasi ako ng highway nakatira eh. Buksan na natin to para masimulan na natin yung paglilinis. Special unboxing pa to ng Shinbox. So, kita natin dito, Gavin, ang intraction. Tapos yung mga... Shit, mukhang mahirapan tayong buuin to. Ito yung hose. Dulong. Isa pa ulit hose. Hindi may sabon dyan, tapos pupisigan mo, bubula. Assemble na namin itong power spray. Ito naman sa gawin nito. Makikita mo naman dyan yung mga ating panlinis natin. Ito yung instruction kung paano magagamitin yung mga Mac-Off cleaner na yan. Ito yung step by step yan eh. Hindi pa agad natin gagamitin itong power spray kasi wala. Based dito sa ating instruction, meron pa na tayong tatlong step na gagawin nyo yan. Gagawin natin ay clean, protect, tsaka lube. Una dito binabasa ko, ensure the bike is completely cool before commencing spray change. Step 1 ng paglinis natin ayon dito sa ating guide. Change cleaner muna bago ng lahat. Sure daw natin na yung motor hindi nabilad o yung temperature niya hindi mataas. Basta malamig dapat yung condition para linisin. Change cleaner muna tayo magsimula. Bago basahin yung motor, unahin muna yung chain. So buksan ko na itong 3X premium kit na brush nila. Yan. Meron tayong isa, kakaiba yung shape niya. Yan o. Claw brush ang tawag. Detailing brush. Yan. Let us.
Soft washing brush. Ah, hindi ko alam para saan to. Soft eh. Claw brush, meron tayong detailing brush, at saka meron din tayong soft washing brush. Lahat yan, mark off. 3 times kit nila, o yung 3 pieces kit ng brush. Simulan natin yun. Grabe men, kitang-kita na natatanggal, oh. Hindi ko alam kung tayo paglilinis ko, ha. Mark off, comment nyo na lang kung mali yung ginagawa ko. So, babrushin lang natin ng konti yung mga, dahil na-spray na natin. Grabe men, solid. Okay, so nalinis na natin ngayon yung chain niya. Ang next step naman natin is gamitin siya ng degreaser. Motorcycle degreaser naman para dito sa may mga langis na tumi ng 6S bracket niya. Ayan mo, no? Labas yung bakal to, lo. Instant. Hindi yung parang bababad mo pa. Ayan na, ito sample to. Brinash ko ng konti. O, din naman. Labas yung bakal niya. Instant, to. Kita niyo. Na-amaze din ako dito, ha. Di ko alam yung gantong ka-effective siya. Labas ang bakal. Bango. Bango naman ito. Bango nga niyan, eh. Oh, mako, ha. Sobrang ganda na ng lata. Tapos sobrang bango pa. Nagulat ako, parang air freshener yung amoy. Grasa yan. Alisin natin yan. Tanggal, men. Pag-ingat lang kayo pag naglilinis kayo ng kadena. Napakadami ko na nakikita ang kinakain na daliri nitong kadena. So, lagi nyo iisipin na huwag nyo mahawakan yung kadena at ano mangyari. Basta, ingat lang kayo sa basta ka pagkakadena. Ingat lang kayo. Malayo lang yung daliri nyo lagi. Alright! So, natapos ko na gamitin itong chain cleaner at saka itong degreaser. Kita naman sa kamay ko. Yan. So, ito na yung pinakagusto kong part. Kagamitin natin yung power spray. Bubugahan na natin yung buong motor ngayon. Sasabay na rin na itong Aerox. So, wala namang mga langis-langis itong Aerox kaya di ko na rin ginamit ang degreaser. Sabihin na natin, tubutang yun naka. Sorry, sorry po. Sabihin na natin silang bombayin ng tubig. Simulan na natin. Let's go! Power spray time na tayo. Pero tayong celebrity car wash girl dito. Si Mamu. Mamu, kaso dito. What's up, mga trupa? So, magtutulungan namin ngayon, linisin niya. So, hindi natin kakayaan niya mag-isa. Ito na ulit, ito na sniper. Si Mamu sa Aero. Tara po! Grabe! Nakita mo, nagiging bago yung motor. Katabugan mo, nagiging brand new. Pinanupuan, ha? Pak! Pak! Shit! Nakakamit yung sura niya. Satisfying! So ito, babalaban na rin natin yung mga dinigreaser natin kanina. Sniper, eh, syempre masarap mag power spray si Mamu na testingin doon niya. Kami ah. Nakakilang ang so, nagawa na natin yung tatlong step. So, ito yung pang-apat. Gagamitin na natin itong motorcycle cleaner. Nakalagay dito biodegradable. So siguro may special sa kanya. Biodegradable cleaner to. Ayan, kung makikita nyo. Kakabit lang natin itong yan. Dito. Tapos, ispray natin yung motor. Kailangan dito nakabilad. Huwag mo ibibilad yung motor mo pag i-spray mo nito. So gawin na natin yan. Mga pahawak mo. Napisigan natin muna ito. Ayan, ganyan lang. Spray mo lang, cover mo lang yung pumotor. Sabi nila, di ko alam ba? Kaso ba may iwanan pa ito ng 3 minutes eh. Mga trupa tayo naman eh. Ano yan? Oo, kahit gabi na yun. Mamanood muna ako. Yan, sabi ko, ano ba yan? Wow, si Moto Deck. Sabi ko, ano yung Moto Deck na yun? Alam yung pala sa Moto. Pwede ba yung Moto Alright, yung mga tropa tayo dumating. So, ayan. Tuloy na tayo sa back to the business. Spray lang. Kukover nyo lang yung buong motor.
Risken na natin ng motorcycle cleaner ng Makop. Sa binasa natin dito, kailangan sabunin natin siya niya. Gamitin natin yung kanyang expanding sponge. Expanding sponge. Kukuskusin natin siya. Tapos, iiwanan natin ng 3 to 5 minutes. Tapos, gagana daw yung magic ng Makop. Makop magic. Ayan. 3 to 5 minutes for Makop to work its magic. Let's go. Kuskus. Ayan. May magic. Globo yan. Punch. Ayos yan. Expanding daw ito eh. So, tingnan natin pag nabasa ako ng logo. Parang kapal pala nun. Ayan. Maganda. So, natapos na namin kuskusin yung mga singit-singit ng motor. Nasabunan natin yung mga gilid-gilid. Iiwanan muna natin siya ng 3 to 5 minutes para ito gumana yung magic ng Makop. So, hintayin naman natin ng konti. Tapos, banlaw na ulit. Pagkatapos natin ng banlaw, this brake cleaner na yung next. Unahin natin banlawan ito yung sniper kasi mas naunahin yung sabunin eh. Alright, mga trupa. So, nagapit na natin yung motorcycle cleaner na iba na yung 3 minutes. Nabanlawan na rin natin. Time na para to yung end para magamit natin yung mga protectant at mga polisher nila. So, ito na lang yung compressor dito. Pambaril ng hangin, tututuyuin natin siya. Tuyuin na natin yung motor. Okay, so sa dami ng ating ginagamit na maninis, ito nyo halos ginagabi na tayo kasi inaaral pa namin din talaga kung paano gamitin. Mali-mali pa yung gamit namin eh. Pero ito, nakikita namin talaga na effect yung mga ginagamit. Kakaiba talaga siya. Nakikita mo na iba yung linis na ginagawa namin sa may car wash. Ito ngayon, meron tayong disc brake cleaner from the word itself. Disc brake cleaner, so panlinis ng mga disc brake. Front and rear ng sniper. Ganun din yung Aerox ko, may rear din siya na disc brake. So, apat na disc brake linisin natin. Let's go! Isiklan daw. Sabi sa instruction, isikang ko lang daw, linisin lang natin itong mga disc brake. Shoutout pala, Racing Boy ating dati pero sa Racing Boy disc natin. Linisin din natin ang disc cleaner. Okay! Approve! Disc cleaner, let's go! Ito kasing Makop, meron siyang pre-wash at saka post-wash. Ito yung mga isa sa may mga post-wash niya. So, after nyo linisin, itong motorcycle protectant, sa instruction, nabasa ko, parang nakakatanggal daw siya ng mga naiiwan moisture. Pwede siyang gamitin sa lahat ng part, sa mga metal part at sa plastic, pwera lang sa gulong at sa may mga braking area. So, just tingin natin kung effective. Honeyboy in the house! Nakalagay din dito sa instruction, takpan daw muna yung disc brake bago gamitin to. So, hindi na lang muna ako magpipisik malapit sa disc brake para safe tayo. Para malinis. Okay, so pagkatapos nyo nang linisin yung chain nyo, na-degreaser nyo na siya, tsaka lahat. Meron tayo rito yung all-weather na chain lube. So ito yung kahit maulan, kahit maaraw, pwede mo siyang gamitin. So i-apply na ngayon natin siya dito sa mini disc. Sobrang suwabe. Okay, so ito na yung last natin gagamitin post-wash. Ito yung speed polish. So, pampakinang to eh. Ina-apply siya sa mga painted parts sa paint, chrome, tsaka plastic area. So, itong sniper nga, so, ginawa siya para walang shine, para matte lang. Ito lang siya gagamitin sa Aerox para makita natin. Basically, ibig sabihin lang ng speed polish nito, para lang siyang wax. Ito yung panghuli nating cover sa kanya. Beeswax, tsaka karnao ba? Pisik na natin para matapos na natin. Ang last step ng cleaning natin para ngayong araw. Oo, oh, bango, hayop. Pakabango. Ilang malinis yung motor mo, mabango ba? Mabango ba sa akin yung motor ko, hayop? Yun, kakas kasi mo yung nakakas kasi. Bawat himas, dama mo ang linis. Kahit ako kasi, talagang fan din talaga ako itong motor na ito. Tangina, tindi din ito. Laging patayan kung lumaban itong Aerox natin na ito. Kaya kasi mga normal na araw, di naman talaga ako mabilis magpatakbo eh, lalo dito sa Bulacan, San Miguel. Nakita nyo rito kung paano ako magmotor, napakadahan-dahan ko. Pag alam may mga ganong kailangan talaga ng event, mga adrenaline rush, doon ako mamadali. Pero pag nandito lang ako talaga around the area, sobrang bagal ko magpatakbo. Grabe, man, no?
Parang galing ng Malbar, Batangas. Pwede kang magsalamin. Oo, di ba ano? Ito ba, men? Oh. Okay, so tapos na rin sa wakas. Nakakapagod din pala talaga. Simula kami kaninang hapon. Ginabi na kami ng ngayon lang natapos tong motor. Kasi inaaral pa lang namin talaga kung paano gamitin yung Mach-Off training set. Pero ito, dahil nagulat din kami sa resulta, papakita namin sa inyo ngayon kung gaano kaganda tsaka kung gaano kakainis ngayon yung motor ko. So papakita sa inyo ni Gavin. Ito na, tingnan nyo. Like, share, subscribe. Be sure to rub my motor next. Signing out. See you then on the next vlog.